Mga senador, naniniwalang dapat patawan ng suspension ng Ombudsman si Health Secretary Francisco Duque. Ayon sa mga senador, may kapabayaan ng kalihim kaya nagkaroon ng deficiency sa paggastos ng kanilang pondo para sa COVID-19 response. Kinastigo rin ng mga senador ang anilay pagwawala ni Duque sa harap ng kinakaharap ng kontrobersiya. May report si Mian Corbera. Mian. Eli, kung ang mga senador ang masisunod, dapat patawan na rin ng suspension si Health Secretary Francisco Duque III. Ito'y dahil sa kanyang kapabayaan kaya nagkaroon ng deficiency sa paggastos ng pondo ng DOH batay na rin yan sa report ng COA. Nagpasaklolo na ang asosasyon ng mga nurses sa bansa sa Senado dahil sa hindi nababayaran mga special risk allowance mula ng Manila sa ang pandemya noong nakaraang taon. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sa kinukwestiyong pondo ng Department of Health, nagreklamo ang iba't ibang samahan na mga healthcare workers dahil hindi lahat nakakatanggap ng SRA at iba pang benepisyo mula sa gobyerno. Kami po dito sa yung 10 hospital dito sa NCR, hindi po kami na nakakatanggap po ng sinasabi po na no, yung meals, accommodation and transportation allowance. So yun po, pagiging klaro po tayo kasi kung hanggat pa ulit-ulit nyo po yun sasabihin sa amin, hindi po namin yung tatanggapin dahil wala nga po kaming natanggap ni kahit singkong duling. Reklamo ng grupong Filipino Nurses United, tangi mga nurse na pisikal na tumutugon sa mga pasyenteng may COVID lang ang nabibigyan ng allowances samantalang lahat sila ay exposed sa nakamamatay na sakit. Kahit po sila ay nag-cater sa COVID patients, sila po ay hindi nakatanggap. Ito po ay isang malungkot na pangyayari talaga. So ibig pong sabihin talaga nito, ang mga nurses na deserving at iba pang manggagawang pangkalusugan sa SRA ay hindi po nakakatanggap. Sagot ng DOH, ang mga healthcare workers lang daw na nag-cater sa mga COVID ward ang dapat mabigyan ng SRA. Meron po tayong validation process. So our hospital chiefs need to validate this. Hindi po pwedeng basta't magbigay lang po tayo. So kailangan na ikalagang validated ng ating pong mga medical center chiefs na talagang sila ay nangalaga direktamente ng mga COVID patients. Question tuloy ni Senator Richard Gordon, bakit hindi bigyan ang lahat ng medical staff na naka-duty sa mga ospital dahil prone silang lahat sa virus? Dapat alisin yan. Kung nasa ospital ka, in a pandemic situation, ang assumption, you are exposed. Lahat exposed. They are all in contact. Saan-anya nila dinadala ang bilyon-bilyong pisong pondo na nakalaan para sa mga medical frontliners? COVID respects no boundaries, respects nobody. Kung madaan na mo, tepo ka, lalo na itong mga bagong variant. Sabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, batay sa kanyang research, sa ilalim lang ng bayanihan Law 1, umaabot na sa 975 million ang hindi nagastos ng DOH para sa SRA at active hazard duty pay. Malinaw anya na may pananagutan sa batas si Duque at iba pang opisyales ng DOH nang hindi gamitin sa tama ang pondo laban sa COVID-19. May kabuang 24 billion rin anya sa pondo ng DOH para sa COVID response ang hindi nagagastos. Is it criminal to underspend in the face of a pandemic? Ilan pa ba ang mabibiling oxygen tank sa halagang 24 billion? Ilang frontliners ba ang mabibigyan ng aumento sa kanilang special risk allowance? Ilang PPE at test kits pa ang mabibili natin sa 24 billion? Ayon kay Senator Grispo, kung gagamitin ng parehong judgment sa mga opisyal ng PhilHealth, dapat na si Bac at nakasuhan na ang mga taga-DOH kasama na si Duque. Tinukoy nito ang resolusyon na inilabas ni Ombudsman Samuel Martires noong October 2020 na nagpapataw ng 6 buwang suspensyon sa 8 opisyal ng PhilHealth na naharap sa kasong Graff dahil sa maling appropriations ng 2 bilyong pisong pondo para sa interim reimbursement mechanism na na-flag din ng COA. Kasamang pinatawa noon ng suspensyon ang 6 na DOH officials dahil sa delay sa paglalabas ng benepisyo ng mga health workers sa panahon ng pandemya.
Because just last year, when Ombudsman Samuel Martinez ordered the preventive suspension of 8 PhilHealth executives and 5 DOH officials for various offenses related to the use of people's money during the pandemic. Kasong kriminal anya ang maaaring isang pakayduke at iba pang opisyales dahil sa hindi paglalabas ng 11 billion hazard pay para sa mga healthcare workers. Shouldn't Secretary Duque be suspended by now if we are going to apply the same judgment as what happened to the PhilHealth executives? Mr. President, it's very simple, Mr. Chair. 11.89 billion of unobligated allotment for hazard pay and special risk allowance is unaccounted for, unobligated. Ito po ay hindi lamang kapabayaan, sabi nga ng isa, ito po ay kriminal. Nakastigo naman ng mga senador ang kalihim at pinagsabihang hindi dapat nagwawala o nagdadrama na winasak ng COA ang kanilang dignidad. Trabahoan nila ng COA ang ilabas ang datos, lalo na kung questionableng paggasto sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Lahat po tayo dito ay halos walang tulog. Hindi po ito pa-contest kung sinong ahensya ang mas may maraming ginagawa o kung sino ang pinakapagod at nakakaawa. Kung may nawarak man ngayong panahon ng pandemya, ang nawarak ay ang kabuhayan at kinabukasan ng milyong-milyong ordinaryong mamamayan. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. We need to be rational. We need to be judicious. In so doing, I hope that through this hearing, we find solutions rather than more problems. Sa kasagsagan kanina ng pagdinig ay tila nakalimutan naman ni Duque na i-mute ang kanyang mikropono at nasabi niya na tila sinabi niya na nagulo na yung utak niya. Ang narinig ito ni Senator Lisa Gordon, kaya pinayuhan siya na magpakonsulta muna sa mga psychiatrist ng DOH. Sabi ni Gordon na iintindihan niya yung matinding stress na pinagdadaanan ni Duque dahil na rin sa pandemya na naranasan ng bansa. Pero mahalagaan niya na maging accountable ito sa paggasto ng pondo ng taong bayan. Pinayuhan niya rin ang kalihim na regular na makipag-ugnayan sa mga healthcare workers para maiwasan ang mass resignation. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in a interesting time.